11 bayan at lungsod sa Region 2 apektado ng rice black bug. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Si Jay, nakaligtas man sa epekto ng bagyo ang mga taniman ng palay sa Cagayan at Isabela, hindi naman ito nakaligtas sa epekto naman ng pamimeste ng rice black bug. Puspusan ngayon ang pagsasagawa ng monitoring ng Department of Agriculture para mapigilan at maagapan ang posibleng epekto pa ng pesteng rice black bug. Problemado ang ilang magsasaka sa Cagayan Valley Region matapos atakihin ng rice black bug ang kanilang mga taniman. 11 mga bayan at syudad ang tinamaan ng rice black bug ngayong Nobyembre. Kabilang sa mga naapektuhan ng pagtama ng peste ang mga bayan ng Aurora, San Mateo, Kabatuan, Etiague, Ramon at mga syudad ng Cagayan at Santiago. Labi sa nanludumo ang magsasakang si Mang Lito. Mabilis umanong nasira ang kanilang mga tanim dahil sa peste. Tapos sa pag yung binubunot namin, itim siya. Tapos medyo parang mas malaki sa kuto na may itim siya. Hindi naman siya basta-basta natatanggal eh. Kasi siya, parang gumagapang lang siya. So ngayon lang kami nakakita ng ganyang klaseng insekto dito sa palayan. Ngayon lang itong cropping na to. Inaalam pa ang kabuang ektarya at halaga ng nasira dahil sa peste. Ang Inrili at Sulana ang natamaan sa Cagayan at Jadi sa Nueva Vizcaya. Minimal daw ang natamaan dahil wala pang masyadong nagtanim na mga palay at nag-uumpisa pa lamang ang land preparation ng karamihan. Ayon sa text message ni Department of Agriculture Region 2 Executive Director Narciso Idilio sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, namamahagi na raw sila ng mga gamot laban sa rice black bug. Kinakain daw ng mga atangya o black bug ang mga butil ng palay. Si Jay, ayon sa Department of Agriculture Cagayan Valley Region, meron silang nakalaan na buffer ng pesticide at ng biological control agent para nga sa isasagawa nilang control measures at magsasagawa rin ng light trapping ang DA. Isa raw ito sa mga mabisang paraan para mapuksa at mapigilan nga ang pagdami ng RBB o ito ngang rice black bug. At sa monitoring nila, maaaring umabot ng 15-23% sa mga pananim ang posibleng maapektuhan itong ang rice black bug kung hindi maagapan at kung mapapabayaan itong pagdami ng RBB. Sa bayan ng Jadi, sa latest monitoring ng kanilang Municipal Agriculture Office, umabot na sa mahigit 10 ektarya yung ang naapektuhan ng pamimeste ng RBB. Kaya patuloy na yung pag-iikot dyan ng kanilang mga kawani ng Municipal Agriculture Office sa mga barangay para nga makausap din nila yung mga affected farmers. Andito naman tayo sa bayan ng Mangaldan sa Pangasinan. Bagamat wala pang naitatalang kaso dito ng pamimeste ng rice black bug, naka-alerto pa rin ang Municipal Agriculture Office lalo't dati nang na-report o dati nang nakapagtala ng problema dito ng RBB o ng rice black bug. Sa ngayon, nasa 90% na sa mga pananim na palay dito sa buong bayan ng Mangaldan ang na-harvest na. 10% na lamang yung hindi pa na-harvest pero posible yan na ma-harvest na sa mga susunod na linggo. Sa ngayon, nasa 18 pesos and 50 centavos hanggang 19 pesos ang presyo na or ang buying price ng palay dito sa bayan ng Mangaldan. Si Jay. Russell, sabi ng DA, mabilis na kumalat yung RBB o yung rice black bug. Ano bang kapasidad o kayang gawin ng pesteng rice black bug? Dapat ba itong ika-alarma ng mga magsasaka o ng otoridad, Russell? Yes, CJ, ayon sa Department of Agriculture, ito kasi ang RBB, yung mga female RBB, kayang mangitlog ng hanggang 20 or 200 na baby RBB at mapipisayan sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Kaya imagine na lang, no, sa dami ng mga RBB ngayon sa Cagayan at Isabela, kapag hindi yan naagapan agad, mangingitlog yan na mangingitlog hanggang sa dumami. Yung isa sa mga pinipinsala nitong ang RBB, yung butil na mga palay. Kaya kung hindi nga maagapan, ito ang pagdami ng RBB, yung kwento ng mga magsasakay, posibleng maubos yung kanila mga aanihin na sanang palay sa mga susunod na linggo. So kailangan na kailangan daw na maagapan ito. Si Jay.
Okay, maraming salamat, Russell Simorio.